question po. We heard that you have waived the arbitral award. What is the reason behind this? Bakit kailangan pang magalit ng Pangulo? Pwede lang ba? It is unfortunate po na nagalit ang Pangulo. Hindi po namin pagdanasa ng magbigay ng problema sa Pangulo. Sir, sa lahat po ng pagkakataon na binigay sa aming grupo, kung saan po kami pwedeng tumulong, tumutulong po kami. Kaya po kami pumasok sa negosyon to dahil gusto lang namin siguraduhin magkatubig. Alam so, ang nangyari po, hindi po namin mapigilan na lalabas yung desisyon. Kasi na-file na po yun noong 2015. So, nung lumabas po yung desisyon, hindi po namin kontrolado kung kailan lalabas, kailan sasabihin. Wala po kaming, ayaw po namin kalabanin ang Pangulong Rodrigo Duterte po. Mabuti po ang ginagawa niya para sa taong bayan. Sumusuporta po kami. Humihingi po ko kami ng paumanhin kung nagalit siya dahil sa arbitral ruling. Kaya ho namin inatras yung arbitral ruling dahil nagsalita na po ang Pangulo na hindi niya gusto to. At kami naman po nakakaintindi at marunong naman po kaming makaintindi. At kaya ho kami nagpasya na hindi na lang po namin itutuloy. Kung sabihin po, bakit pumayag na kayong i-waive ngayon? Dahil po, nag-react ang Pangulo. Ayaw ho namin galitin ang Pangulo. Susunod po kami sa Pangulo. Siya po ang leader ng ating bansa. Anyway, alam nyo, the President is civilized enough na makipag-usap po sa inyo, both companies. Alam, gusto nyo malaman ng ating mahal na Pangulo kung sino po ang nasa likod nito. Sino po ang gumawa ng kontrata na hindi po kapabor-pabor po sa mamamayang Pilipino. Interesado po ang Pangulo at paano nangyari. Not only dito sa mga kontratang ganito. Interesado po si Pangulo na sa lahat po ng pinapasukang kontrata ng gobyerno na hindi po nakakapabor sa tao. Always pinapaalala ng Pangulo dapat mangibabaw ang public interest po. Interest ng bawat Pilipino. Pinagpapawisan po ng bawat Pilipino ang perang kinikita nila. Salamat po. Mr. Almendras, may reaction sir, po ba kayo dyan? Isa pa po ang dahilan kung bakit kami kailangan magpunta sa arbitral tribunal po. Hindi lang po Ayala ang may-ari ng Manila Water. 40% plus lang po. Marami pong ibang shareholder ng Manila Water. Karami, may mga 20%, almost 20% po foreigner. Siyempre, nag-invest po sila, nagpasok po sila ng pera sa Manila Water dahil sa kontrata, sa nakikita nila, sa kumpanya and all that. Meron po tayong the concession agreement po, sinabi dapat we go public. Kaya ho nag-public kami. So hindi, marami pa pong ibang shareholder. Eh pag hindi ho namin gawin yung tama naming role as fiduciary responsibility po, sasabihin ng ibang shareholder, anong ginagawa nyo dyan? Malulugi kayo, mawawalan kayo ng ganitong halaga, okay lang ba sa inyo? Kaya ho kami, the prudent role ho was to follow the concession agreement. The prudency po was nakasulat po sa concession agreement na pag hindi ho nakasundo, you elevate it to the proper procedure. Pag hindi po namin gawin yun, eh sasabihin po ng ibang shareholder namin na wala kayong ginawa, natulog lang kayo. That is expected of us as the management group of Manila Water. Unfortunately po, I cannot speak for the other decisions kasi I only rejoined Manila Water on September 1 this year because the former president resigned. Thank you, Ms. Yerba. Actually, with your Senator Bato and Senator Ko, ang pagkakaintindi ko ay ganito, no? Siyempre, dun sa original concession agreement, parang yun kasama dun sa expense nyo na kaya nga hindi kayo nagbabayad noon ng corporate income taxes, di ba? So, responsibilidad ninyo, parang audit ninyo, yung mga shareholders ninyo na malaman talaga kung ano ba talaga ang interpretasyon ng kontrata. Kaya babalik tayo, siguro Senator Go, dun sa sinasabi nating disadvantageous part, dun sa mga nakaraan na pumirman yan, na pinayagan ng gobyerno din natin. Kasi ang ayaw din ng presidente, siguro, ay maulit yung ganitong uri ng kasunduan. Siyempre, no, aminan na natin yung totoo dito. Lahat naman tayo gusto natin makuha yung kung ano yung para sa interest natin. Hindi natin masisisi na lahat tayo gusto natin
tayo ang kumita dito o tayong ano, pero kailangan equitable. Pero yung sinasabi nga ni Senator Bongo, sino ba talaga ang nagpasok dito? So nakita natin, sinabi ni Dr. Lazaro, hindi naman sila eksperto nung mga panahon na yon. Kaya ito yung mga consultants, may ACRA law, may kung sino-sino pa, may social weather stations pa nga, na mga naging advisor niyan. Nakita na natin, hindi pala tama na dapat binigay lahat ng mga provision na yan. Meron namang provision, di ba, na nagsasabi na pwede tayong bumalik uli sa lamesa, the table, and renegotiate. Hindi ba pwedeng gawin lahat yon sa puntong ito? Meron lang mga penalties or assuming certain loans, yun daw yung nakalagay doon kung susundin ng gobyerno. Pero ang aking iniisip ngayon, ano, kinansela na ninyo yung extension ng contract agreement. Ano mangyayari ngayon yan? Kinansela ninyo na mag-e-expire ng 2012, di ba? 2022. Sorry, 2022. So pag nag-expire ng 2022, ngayon pa lang, dahil kinansel nyo yung contract, magbibidding kayo ulit? Ma'am, actually, we did not cancel. We revoked the Board of Trustees of the DFWS has revoked the previous issuance of the terms of extension. So essentially, it cancels the terms of extension. So when you say it revoked, that means it's invalid now. So invalid po. So with that, ma'am, consistent to the instructions of the president, that will pave the way for the renegotiation with the concessioners po. So with a renegotiation. Renegotiation with the concessioners. But do they have the right of first refusal since they're the original? We have to hear from the concessioners their side po. So there, you can assure that there won't be an interruption in service. Not in any way, we will ensure for the public that... Put on record, Madam Chair, Sir, yes, our chairman wrote a letter to His Excellency President Rodrigo Roa Duterte yesterday to put it on record, sir. And as our statement said, in deference and out of respect for His Excellency President Rodrigo Roa Duterte, we are not going to collect it, po. How about with Maynilad? Yes, ma'am, our president, Monsito Fernandez mentioned it in Congress yesterday, but he also reminded me to say that in 2016, when the new administration took over, because we had our decisions already prior to the new administration, and our chairman already said na willing naman ho sila talaga pag-usapan lahat. I think ang direct words niya is we want to start with a clean slate with the new administration. Thank you.